Adaptive reuse, yan ang iminumungkahi ng ilang eksperto para maayos daw ang ancestral house ng ina ni Dr. Jose Rizal na si Doña Chodora Alonso sa Binian, Laguna. Ito po yung pagre-restore sa lumang bahay para magamit sa ibang paraan. Live mula sa Quezon City, my report, si Salima Refran. Salima? Jessica, mahirap alagaan o panatilihin ang isang antigong bahay. May mga paraan pa rin para magamit itong muli. Sa adaptive reuse, mabibigyan ng bagong buhay ang mga lumang bahay o struktura. Ang antigong Gota de Leche building sa Maynila, bagamat mag-iisang siglo na, patuloy pa rin sa pagbibigay kalinga sa mga bata. Sa unang tingin, akalain mong hindi sa Pilipinas ang tanawin ito. Pero kapag lumingon ka ng kaunti at makita ang lugar, ang gusali ng Gota de Leche na tinayo noong 1914, nasa gitna pala ng University Belt sa Maynila. Pinangalanan itong Gota de Leche o Drop of Milk dahil isinunod ito sa proyekto ng grupong La Protección de la Infancia na kumakalinga sa mga may sakit at malnourished na mga bata sa pamamagitan ng pamimigay ng gatas. Si Trinidad Rizal, na kapatid ng ating pambansang bayani, isa sa mga founding members ng grupo. Italian Renaissance ang disenyo ng gusaling gawa ng magkapatid na arkitekto na sina Juan at Arcadio Arellano. They were quite successful in blending Filipino design with and Filipino climate with European and even early American architecture concepts. Isa sa kamangha-manghang bahagi ng Gota de Leche building ay ang archway na ito na sinasabing kinuha sa disenyo ng isang orphanage sa Florence, Italy, na gawa naman ng isang sikat na arkitekto na si Filippo Brunelleschi. Nirestore ang gusali noong 2002 at sa sumunod na taon, ginawa rin ito ng prestigyosong UNESCO Heritage Conservation Award. Sa nakadikit na historical marker, mababasa ang mga importanteng detalye ng gusali. It's not just the building or not just the concrete that's important, but also the history about it. Who were the ones that were behind it? What was their aim? What was their mission? And how did it exist for 105 years? Ayon kay Gemma Cruz Araneta, chairperson ng Heritage Conservation Society, may mga paraan daw para maibalik ang dating ganda at gamit ng isang gusali. Kung hindi man, maaari pa rin daw itong i-restore at magamit pang muli kahit sa ibang paraan o yung tinatawag na adaptive reuse. A heritage structure can be adapted for other uses. Because when you give it adaptive reuse, well, you make it a dynamic place, it's alive, and it can maintain itself. Ganto raw sana ang gagawin sa ancestral house si Chodora Alonso sa Binian, Laguna. Umaasa si Cruz Araneta na kahit gumuho na ang bahagi ng bahay, mananatiling matatag at nakaukit sa puso ng mga Pilipino ang naging halaga ni Doña Chodora Alonso sa ating pamansang bayani. Para bang pinunit-punit mo lahat ng picture ng lola mo? So ano nang mayangyari sa mga apo mo? Hindi niya malalaman na meron ka palang ganung kapag-anak. Jessica, hindi nga biro ang pagpapanatili sa mga lumang struktura, pero ibang klaseng pamana naman daw ito sa mas nakararaming Pilipino. Jessica? Salima, si Gemma Cruz Araneta ay, kung di ako nagkakamali, apo-apo ni Jose Rizal. Medyo malayong apo, down the line, no? Anong reaction niya dito sa bigla na lang pagguho nung bahay nung nanay ng ating pambansang bayani? Si Ms. Gemma Cruz Araneta ay apo ni Maria, kapatid ni Jose Rizal. At kinalulungkot talaga nila yung nangyari doon sa bahay, Alberto. Pero down the line nga, no, 1999 hanggang 2004, if I'm not mistaken, patuloy nilang kinakausap yung kanyang pinsan na si Mr. Jerry Alberto para nga bigyan ng adaptive reuse na lamang itong bahay, imbis na masira ng ganun-ganun na lamang. Pero yun nga, ang sabi nila hindi daw pinakinggan or nagkaroon ng sariling desisyon itong kanyang pinsan. Pero yun sana talaga yung mas magandang gawin daw doon is adaptive reuse. Panatilihin, maski yung labas ng bahay, pero gawing moderno yung loob para naman magamit ng mas maraming Pilipino. Jessica? Okay, maraming salamat. Salima Refran.